Good day mga Protambay! Welcome back po pala sa ating channel. This is Robocoinz again ng stocktambay. For today's video, pag-aralan natin yung Binance Auto Invest. Pero bago yan, remind ko lang na pag natapos mo tong video na to, please like and subscribe, okay? Let's go! Okay mga Protambay, meron ngayong bagong nilabas si Binance, yung tinatawag na Auto Invest, no? So, paano ba siya ginagamit? Puntahan natin, click natin itong more. Click natin yung more. Then, under ng trade, makikita natin si Auto Invest. Click natin si Auto Invest. So, mga Protambay, ano ba itong tinatawag na Binance Auto Invest? Ganito yan, mga Protambay. Ang Binance Auto Invest, yan is peso cost averaging. Yung peso cost averaging na yan, mga Protambay, strategy yan na ginagamit ng mga long-term investors. Meron na po akong ginawang video about sa peso cost averaging. Sa mga hindi pa po nakakaalam kung ano yung peso cost averaging, watch nyo po muna yung video na yon. Then kapag napanood nyo na yung video ng peso cost averaging na yon, saka po natin balikan tong video na to. Then ilalagay ko po yung video link na yon sa description ng video na to, mga Protambay, no? So, ganun nga mga Protambay, ito is parang peso cost averaging. Kapag naintindihan nyo na, mga Protambay, yung advantage at kinaganda ng peso cost averaging, so ganun lang dito mga Protambay. Kumbaga sa peso cost averaging kasi manual nating ginagawa yon. Pero ito na nga yung sinatawag na auto invest. Si Binance binigyan tayo, kumbaga pinadali na yung trabaho natin. Kumbaga automatic na, no? So ganun lang yon. Para maintindihan niyo po kung anong kinaganda ng auto invest na to, una dapat maintindihan natin kung paano ba gumagalaw yung peso cost averaging. Okay mga Protambay, start tayo paano to gamitin. So dito sa auto invest na to mga Protambay, meron tatlong asset. BNB, ETH at saka BTC mga Protambay. So bago pa lang to, kaya tatlong asset pa lang, baka sa future dagdagan pa nila. Okay? Ang gagamitin natin example is ang BNB, no? So dito mga Protambay, meron tayong pagpipilian na commitment. Commitment for 3 years, 1 year, 6 months, or 3 months. Mamimili tayo dyan. Then sabi dito, merong tinatawag na historical ROI or yung tinatawag na return of investment. Na kapag daw is nag-invest ka dito sa auto-invest ng 3 years, possible na yung pera mo is lumaki ng 2,708%, which is nangyari yan way back 3 years ago. Kasi nga, historical na to mga Protambay, no? So, halimbawa, mag-i-invest ako dito sa auto-invest, pinili ko si 3 years, makakuha ba ako ng 2,708%? Ganito yan mga Protambay, hindi yan guaranteed, no? Pinakita lang niya yung nakaraang 3 years na ganyan ang narating kapag nag-invest ka 3 years ago sa BNB mga Protambay, no? So possible pa rin mga Protambay na pwede niyang higitan, pwede pa yan maging 3,000 investment mga Protambay or pwedeng bumaba. Okay? So ganun lang 'yon. So paano 'to ginagamit? Example natin, 3 years, no? Magko-commit tayo ng 3 years. Then click natin 'tong create plan. Pag-click natin 'yan mga Protambay, ganito itsura niyan. Then dito, meron tayong dalawang asset na mapagpipilian. Isang USDT at saka BUSD. Siyempre, di ba, alam naman natin na stablecoin yan, no? Ang mini-mirror niyan is ang dollars. So sabi dito, merong minimum na 10 USDT, no? So medyo malaki-laki pala yung minimum dito. So lalagay halimbawa natin 10 USDT. Okay? Lagay natin 10 USDT. So commitment yan mga Protambay. Magko-commit tayo ng 10 USDT every daily, weekly, monthly, no? O ito yung tawag na bi-weekly. Mamimili ka dyan. So, pipiliin natin kunwari is si monthly. Okay, click natin yung monthly, no? Na sa kada buwan, maglalagay pa tayo ng date kung kailan tayo babawasan ng 10 USDT. So, lalagay natin dito is 28, mga Protambay, no? Then, may oras pa. So, lagay natin dito is 3 p.m. Lagay natin 3 p.m. Yan. So, ganito yan mga Protambay, no? Naglagay tayo ng commitment na babawasan tayo ng Binance ng $10 every monthly tuwing 28 of the month pagdating ng alas 3 ng hapon mga Protambay, no? So,
Kaya tinawag to na Auto Invest kasi automatic na aakaltasan tayo ni Binance sa ating spot wallet ng 10 USDT para ibili niya ng BNB, mga kaprotambay, no? Sa loob ng 3 taon. Kasi ang pinili natin is yung 3 years, di ba? Ganun yun, mga kaprotambay, no? So, sa ganyan gumagana yung tinatawag na cost averaging or yung tinatawag na peso cost averaging. Monthly, nag-auto-deduction si Binance kasi yun yung ginawa nating plan, no? So, hindi na natin siya ima-manual type kagaya nung sa tinuro ko sa video ng peso cost averaging kasi manual natin ginagawa yun. Manual na diskarte yun ng mga traders, no? Suppose ko lang. Dahil dito sa auto-invest na to, mga protambay, napadali na yung trabaho natin. No, hindi na natin siya ima-manual, automatic na siya. So, ang gagawin lang natin, i-confirm lang natin. So, ano naman to, mga kaprotambay, no? Ano naman to pag inon natin? O, kanyari, on natin. Ganito yan, mga kaprotambay. Diba, nilagay natin is $10, no? Monthly. Eh, pero pagdating nung buwan na yon, pagdating ng 28, naging $9 na lang yung pera natin sa spot wallet. Ang gagawin, mga protambay, kapag ikaw is merong USDT sa flexible savings balance mo, automatic magkaalta siya doon ng remaining na kung anong kulang. Kunyari, $9 yan, kulang ng $1, no? Automatic, kukuha siya sa flexible savings mo. So, ganun lang yan, mga protambay. Mas maganda pala kapag gagamit tayo ng auto-invest, maglagay din tayo ng USDT sa flexible balance. Kumbaga, mag-i-imbak tayo doon buod sa spot wallet. Para pag in case of emergency, nakulang yung laman ng USDT natin sa spot wallet, magkaalta siya dun sa flexible savings. Okay, mga protambay, din ikiklik lang natin yan, confirm. So, ito na, mga protambay, no, gumawa tayo ng plan. Okay, ito na, lumabas na, mga protambay, sabi dito is ongoing. Okay? So, napakasimple lang po siya gamitin, mga protambay. Sana mga protambay, mapanood yung peso cost averaging muna, no? Para mabilis natin itong maiintindihan kung anong kinaganda at advantage ng auto-invest. Okay mga protambay, question tayo. Pwede ba ako maglagay ng plan, kumuha ng plan sa 3 asset? BNB, ETH, at saka BTC? Yes mga protambay, kung malaki talaga yung budget mo, kaya mo silang isustain, kaya mo mag-commit kay BTC, kay ETH, at saka kay BNB, okay lang yon mga protambay, pagsabay-sabayin mo. Ngayon, mga protambay, question. Halimbawa, nagkamali ako, may edit ko ba to? Mga protambay, nagkamali ako ng araw, nagkamali ako ng oras, or gusto ko palakihan yung aking commitment na dollars? Pwede mga protambay, click lang natin itong ano, yung edit sign na yan, no? Click lang natin yan. So, may edit mo siya mga protambay, mababago mo ulit siya. So, confirm mo lang ulit. Okay? So, yun na nga, no? Na-edit siya. Eh, paano mga kaprotambay? Halimbawa, nakapag-auto-invest ako ng 1 taon. Pero sa mga darating na buwan, ayoko munang ituloy. Pwede ko butang i-post? Yes, mga kaprotambay, pwede mo yang i-post, no? Para sa mga susunod na buwan, hindi kanya kakaltasan. Eh, paano kaprotambay? Halimbawa, gusto ko naman i-remove. Nagkamali ako, ayoko na pala. Nagbago isip ko. Pero nagawa ko na tong plan na to. Maka-cancel ba? Yes, maka-cancel. Para ma-cancel natin, ang gagawin natin, click lang natin itong go to earn wallet, no? I-click natin yan, okay? So, naglo-load lang, no, mga protambay? So, eto na nga, ganyan ang itsura. Then, ang gagawin natin, puntahan natin itong auto-invest. Okay? Click natin yung auto-invest. So, eto na nga, mga protambay, pwede mo siyang i-post, no? Pwede mo siyang i-off. Then, pwede rin natin yung i-remove. Ang gagawin natin, i-click lang natin itong 3 maliit na tuldok. Click natin yan. Then, remove plan. So, tanggalin na natin, no? Kasi example lang naman yung ginawa natin, okay? Remove plan natin, then I understand. So, simple lang, no, mga protambay. Success na, wala na tayong, ano, wala na tayong auto-invest. Wala na, na-cancel na natin. So, pause ko lang, balik tayo doon. So mga protambay, simple lang pala gamitin tong si ano na to, auto-invest, napakadali lang. First of all, dapat alam natin yung peso cost averaging para maintindihan talaga natin tong kinaganda ng auto-invest. Anong insight natin? Maganda ba to mga protambay? Yes, maganda to. Lalo na sa mga long-term investor, lalo na sa mga busy tao. May trabaho sa umaga, may trabaho sa gabi. So hindi na niya nakikita mga protambay kung di, wala na siyang time para bumili.
So, maganda to. Ang gagawin mo lang, lagyan mo lang ng laman yung USDT mo sa spot wallet at saka sa flexible savings. Ilagay mo lang doon. Hayaan mo na. Kalimutan mo na yan. After 3 years, matatapos yung plan mo. Magugulat ka. Ang dami mo ng BNB. At syempre, dahil sa naintindihan mo yung peso cost averaging, makikita mo kung ba't tayo mananalo sa peso cost averaging, no? Maiintindihan mo kung bakit maganda ang peso cost averaging. Okay, mga protambay? So, napakasimple lang. So, anong diskarte ang gagawin nyo, mga protambay? Ang diskarte, ganito, no? Pag nag-auto-invest ka, di ba, kaaltasan ka niya ng, ano, ng $10, ibibili niya ng BNB. Yung BNB mo, ilagay mo sa BNB Vault. Ano? I-on mo yung, ano, ito, mga protambay, back natin. So, punta tayo dito sa BNB Vault. O, click natin tong BNB. Okay? Click natin yan. Ang gagawin mo, i-on mo lang to, no, yung auto-subscribe. Para kapag si auto-invest bumili ng BNB, yung BNB na binili mo is mapupunta rito. Dito siya may ipon. Tapos, syempre, si BNB Vault, alam naman natin na nagkakaroon niya ng free farming, no? Kapag meron lumabas sa lunch pool. Okay, mga protambay, yan yung pinaka-discarte natin. Then, mas maganda pala sa auto-invest, mga protambay, magkarga rin tayo ng USDT sa ano natin, flexible savings natin, mga protambay, para kapag medyo kinapos tayo sa spot wallet, automatic magkaalta siya dun sa USDT flexible balance natin, mga protambay, no? So simple lang to. Mga protambay, hanggang dito na lang tong video na to. At dahil sa umabot ka sa video na to, please like and subscribe. Para sa mga protambay natin na wala pang Binance account, sign up po kayo sa referral link ko po, mga protambay, makakuha kayo ng 20% discount. Then join kayo sa FB group natin, yung tinatawag na Stock Tambay Community Official Group, mga protambay, no? Maraming salamat po. Hanggang dito na lang tong video na to. This is RoboCoinz again. Sign out.